ito na nga mga kasundero. At ako'y nandito na sa paibaba, papunta sa Kampanalig. At wala akong ibang maisip na dadalhin kundi ito, at ito na may importante, aking pasan-pasan. Kaya yun na nga, dahil nga galing ako sa Bukana, minarapat kong dumaan na rin muna dito sa Kampanalig. At ang akala ko nga si Kadede lang ang nandyan, baka ako'y naiinip aking masamahan, pero nandyan na rin pala sila Kautol at si Kanigs, Kanigs TV. At pababa na uli ako at papakita ko uli sa inyo ang magandang tanawin din eh. Oh. Ayan. At napakaraming bunga ng kuwan. Napakaraming bunga ng papaya. Pati na ang niyog. Oh. Oh ha. Para akong hinahatak pababa. Mangungusta naman tayo dyan uli, dahil kailan ba ako huling pumunta dyan nung birthday ni Kapanalig? Anong araw ba yun? Biyernes ba o Sabado? Ay, ang dami na namang aawanin ni Daddy Oms sa kanila Kapanalig, ng team Kapanalig. Mag-aawa na naman ng ano sa daanan. Ayan o. Pala naman. Hay, hay, hay. Parang ano, nakakangatog ng tuhod. nakakangatog ng tuhod. Pababa. At ako nga ano, sumblero, di ako nakapagdala. Pambihira. Ano pa ba yung mga hindi ko nadala? At napansin ni parang Rigondox, itong t-shirt ko, itong damit ko ibaliktad. Ayan o. Nasa ibabaw ang tahi. Palibasa kanina. Madali nga kanina. Pag alis ko sa bahay maaga. Oh. At papatayin muna natin ang ating video siguro. Kakahiya. Ito na nga yung kubo ni Kapanalig. Kampanalig. Ayan na nga. Shout out. Magandang hapon. O magandang tanghali. Yo, what's up mga kasindero? Eto na nga, nandito na ako sa Kampanalig, sa kubo ng Kampanalig. At tapos na rin akong kumain. Di na ako nag-video habang kumakain. Sarap nung kanilang adobong sinigang. Adobong tawag dito. Bangus, sarap. So yun na nga mga kasindero. At siguro magpapa hapon na ako ng konti bago umuwi. At magbibidyo-bidyo muna tayo dito habang nandito. At yun na nga, baka mamaya balik ko na naman ng Riyadh, wala, yun at yun na naman ang aking gagawin. Kaya sinasamantala ko yung pagkakataon na nakakapasyal dito sa Kampanalig, sa Bukana. Kailan ba kasi yung sir ng Leyte? Baka next week. At si Kautol nga pala. Magandang tanghali po. Shout out mga Kautol. Maraming salamat no, sa pagpasyal ni Sir Asyendero TV dito. At syempre sa pagdala ng bigas para po sa amin. At si Kanigs. Oh, hi po. Maasahan sa lahat ng bagay. Green. Ayun, hindi pala yung... yung SD card po ninyo yan. Ano ibig yung sabihin niyan? Pag may... Punti na lang. Ah.
Nakalagay naman dyan kung mga 1 hour na lang matitira. Yan. Ibig sabihin, o mga kalahati siguro. Oh, full storage na. Oo. 128 gig to eh. Ah, 128. Oo. Maganda pag ano. 258. At ito na nga mga kaasindero. Si Kanigs ay siniset up na yung kanilang bubuhusan, yung sa hagdan. Parang nagmaglalagay yata sila ng panibago. Ayun. At si Kautol, ayun, maghahalo. Maghalo ng simento. At tayo naman, mag-iikot-ikot. Tayo naman mag-iikot-ikot dito sa lupa ng kabilang side. Ito yata yung Kilamang June. Ito yung Kilamang June, ano? Ito yung lupa ni Kilamang June. Kung mapapanood nyo sa sigurado naman ako na mapapanood nyo sa mga vlog ni Kapanalig, Kautol, Adidit. Yan. Daddy Oms. Ito yung kanilang lupa ni Kilamang June. At mayroong papaya ang taba, oh. Papaya, katawan ng papaya. Puno ng kapapaya. At yun na nga, malago na yung kanilang ano, kanilang bakod. Ano yung San Francisco? Ha? Ano to? Ayan ay Murado. Ah, Murado. Murado, akala ko Murado yung ano, bigas. Ha? Dinurado pala yon. Ay nako. So yun ang mga kasindero at ito, dami na yung kanilang materyales. Yung mga hollow block. Tuloy-tuloy na siguro yung pagpagawa ni Kapanalig ng kanyang dream house. At yung kanilang manukan. Ayan. Pasyalan natin uli. Kasi nung unang pumunta ako dito, cellphone yung gamit ko. Malikot. Alam niya na. Tapos ito yung lupa ni Ma'am Sanggumay at si Tatay Roman ang nag-aasikaso. Ang ganda, oh. Daming tanim. Maganda talaga pagka yung lupa mo may maraming tanim. Kagaya nito, itong mga gabi. Kung sabi ko ulit, bungkukan. Maganda talaga yung taniman mo yung lupa mo ng ganito. At least napapakinabangan. Kasi pag walang tanim na mga itong malalapad na dahon, tutubo at tutubo yung mga kapal na damo. Oh, di kagaya nito na may makapal na dahon, sinamin yung ilalim, wala siya masyadong damo. Kasi ang damo, hindi siya makakatubo kung hindi siya naaarawan. Yan. Kahit yung mga halaman, yung mga pananim, kung hindi naaarawan, hindi rin siya ano, hindi rin siya tutubo ng maganda. At dito tayo sa unahan. Ito yung ano, ito nga pala, kung hindi ako nagkakamali, ito raw na lupa na ito, itong malinis na ito dito, kinanay Merla, binibenta pa rin yata ito, nilinis na nila, malinis niya siya ngayon. Yan. At dun sa medyo unahan dun, meron pang binibenta ron kay Karoping naman yata. Yun. Parang ito yung hinahanap kong ano. Ay, luya. May tanim siyang lula. Lulola. Luya, ito. Yan. May tanim na luya. Oh. Oo nga naman. Kasi kisa nakatingga yung lupa. Tinamnan nila ng luya. At may gabi. May saging. At gabi pa uli. At may kawayan. Kawayan. Yun. Yun na nga. Yun sa bandang unahan. Medyo patag na raw yung ano doon. Yung lupa.
Dito yata ang daan papunta doon. Yun. Ayaw nga doon sa bandang baba. Medyo may natatanaw ako, medyo patag. Kawayan. Ayun yung kahoy, oh. Yung patay na kahoy na natanggal doon. Kung sisibakin na ano yung panggatong. At ito, sayang, nabulok lang. Hindi na sibak na ginawang panggatong. Puso na rin, ano na kasi dito, tawag dito, puro gasol na rin ginagamit nila. Dahil pinagbabawal na nga rin na magputol ng mga kahoy. At trivia lang mga kasindero. Ay, ito yata ano? Ubi. Ubi yata ito to. Ayan, papunta ron. Oo, kasi may ubi siya. May kulay ubi. Oh. Ubi nga yan. At ito nga pala mga kasindero to. Yan dahon na yan. Na, papakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo. Yan yung saplot ng mga sinaunang tao nung araw. Yan ang ginagawa nila sa plot. Teka. Kukuha muna ako. Kukuha muna ako. Ito mga kasindero. Yung unang panahon, yung ito yung ginagawang saplot sa katawan. Yung tawag dito, yung tribo na, teka lang, isipin natin. Yun nga pala, yun ho pa, yung palang ano, yung tribo na Tasaday, yung unang tao na natuklasan na ano, Tasaday, mga Tasaday sila. Ito yung kanilang ginagawang saplot sa katawan. Ang ginagawa dito, idadarang mo muna siya sa apoy. Pag dinarang mo na siya sa apoy, magiging makunat na siya. Medyo makunat na yung ano niya. Tapos yun ang ginagawang ano, saplot nila sa katawan. Yan. Yan, ganyan. Tapos mayroon siyang, may bigkis yan dito. Ayan. Ganun din dito sa pangitaas. Yun ang itong dahon na ito. Mayroon ito mas malalapad eh. Mayroon mas malalapad nito. Yan. At ayan oh, lumalapad pa siya. Pag ito nadarang mo sa init, makunat yan, hindi yan basta napupunit. Yan. Kunting trivia lang mga kasindero. At hindi naman ako nakaalam yan talaga. Napanood ko rin lang yan doon sa eyewitness ni Kara David. Pumunta siya doon sa may tribo ng Tasaday. Yun na nga. Nakwento nung Tasaday member na ito raw yung kanilang ginagawang saplot nung araw. At yung pantaas nga pala, wala, hindi sila nagsasaplot eh. Ito lang yung sa pambaba lang yata. Sa pambaba lang ang sinasaplot nila. Ay. So ayun na nga, babalik na tayo doon sa kubo. Oh. Tahimik yung kanilang manukan. Siguro. Ito. Ayun, murado. Itatanim din yata nila Tatay Roman dito sa lupa ni Ma'am Samgumay. Samgumay. Ayun. So, akyat na tayo.
Ay. At yung ano, yung solar nila, gumagana pa naman. May nakikita akong kulay pula na nagbiblink. Gumagana pa siguro yung paggabi. Ay. Yan. At ayun na nga mga kasintero, ang magutol, paspasan na sila ng paghahalo. Talaga. Oo ha. Talagang maaasahan. Kahit wala yung leader, nagkukusa. At sisilipin natin, isisilipin din natin yung ano, yung chapel. Yung ginagawang bahay ni Kapanalig. So ito na nga yun. At may plano na nga ito. Napanood ko rin yung mga yung pag, nung paggawa nila nito. Ito yung pader na yan diyan. Diyan naglagay sila ng ano, tawag dito. Yung Sahara siguro 'yun. Para hindi nagaano yung tubig sa pader. Ayan. Ayun at si Kadede. Nagpa-vlog na rin. Makapaghalo mga mamaya. Kaya lang nakakahiya. Mag-behind the scene muna tayo sa kanila. Pag tiningnan mo sa video itong daan na to, hindi matarik pero matarik siya. Ayan pala yung ano, yan pala yung ganyan pala kalapad yung kanilang ano, right of way. So, kung maayos yung kalsada rito, kasyang ano, sasakyan, four wheels. Pero mahirapan nga lang umakyat. At ito na nga, Kampanalig na naman tayo. Kampanalig! Oo, gata. Saka maganda ron, hindi masyadong luto. Hindi, nanguha kayo noon nung umakyat kayo doon sa Iloilo. Yung hindi namin naluto. Hindi nyo naluto yun? Sayang. Pero masarap doon talaga yun. Tapos ang dami silian. Paborito ko yun. Libi-libi, tsaka yung langka. Yan ang paborito ko eh. Eh isang araw dadalo uli ako rito. Magluluto ako laing, pwede ba? Laing. Sarap pa yung laing. Eh yung laing luto ko ng laing, hindi siya lusak. Yung talagang tuyo. Yung parang naglalangis-langis. Oo. Ganun ang laing sa Bicol sa amin. Hindi pa ako naka-experience magluto ng laing. Basta masarap ginataan. Oo. At ayan na nga mga kasindero, si Master Kadedit. Ayan. Gumagawa na uli sila ng baitang. Dahil yung unang gawa nila na baitang, parang ano yata, napagtapak-tapakan nung celebration eh. Nagbiyak-biyak yata, dahil hindi pa masyadong tuyo.
sa iyo, no? Yun nga mga kasindero, mamamayabas tayo. May nakita akong bayabas. Maniba lang. Dati mga kabibig, binabaw namin itong husto. Kaso nagkakap siya, kaya ngayon, nandito lang ginawa namin. Saan? Sinabakat na lang. Ayun. Yan, natapos na natin yung panatlo. Sa pang-apat naman tayo. O, ito muna, dito lang kapurma. Maniba. Oo, kasarap. Hmm. Hmm. Sarap. Matamis-tamis. Matamis-tamis na ma-asim-asim. At shout out sa mga yayay. Sayang di tayo makapagdala dahil may bisita pala kanina. Napagtripan din bayabas. Pero ito nakaligtas sa kanila. Pero sa akin hindi nakaligtas. Mm. At may reserva pa ako. Mm. Nung araw, elementary ako. Grade 1 yata ako nung grade 2. Inaabangan ako nung kaklase ko. Kasi pag pumapasok ako, lagi ako may baon na bayabas. Nangingi. Ginang kapalit. Papahiraman ako ng ano, yung laro, ano, baril-barilan. Hmm. Stop. Naalala ko nung araw, bata pa ako, wala kami pananghalian itong kinakain ko sa Bicol. Kasi nung 1992 nagtag-init ng 7-1, yung Bukirin walang maaani, kaya hirap kami sa pagkain, bigas yan, bayabas ang tanghalian. Malayo rin mo kayo sa Malayo. Ilalaga tayo sa probinsya. Kami ranasan namin mga ganyan. Kung wala kaming bigas, bunga ng saging. Oo. Pag walang-wala talaga, nagbupay kami yung tawag sa akin, Malaya. Wala kami bigas eh. Kami noon, palibasa ang pamilya namin, sa amin ah, yung nanay tatay ko, may yung lupa kasi nila, isinanla ng tatay ko, kaya wala na kaming lupa. Kaya doon sa lugar namin, kami ang wala lupa. Kaya naranasan namin na ayun, kung wala kaming makianehan, wala talaga kaming makakain. Parang ganun po sa akin. Tapos, nadananas,
Ilan taon ako noon? 9 taon. Nagtapas din ako ng tubo. May tubuhan rin doon? Oo, sa Bisudi ko yun, sa Camarines, sir. Tapas tubo, tapos ikakarga mo pa yun doon sa trailer. Tatagatagay mo ganyan para masiksik. Grabe. Nagandahan sa atin kasi tayo mga taga-provincia, sanay tayo sa... Sanay sa hirap. Lalo na yung mga wala talagang mga sariling lupain. Ay, di bali na pag, halimbawa, provinsyano ka man, pero pag may sarili ka namang lupay, kahit pa paano eh. Oo. Hindi katulad ng ano, kagaya natin, wala tayong sariling lupa sa probinsya. Kikialin na, kung hindi ka magkialin, wala kang eh. Hindi ka makakaipon ng pagkain. Itong kamay ko, puro ano, tama ng ano yan, asyab. Asyab kung tawagin sa amin, karit. Karit. Tawag naman sa amin, garap. Garap, ay, oo, na ano rin yun. Okay na, ha? Ba, hindi na, wala nang, ano ha, salita, ha? Natayan na nga sila, patuloy sila sa kanilang ginagawa. Behind the scene lang muna tayo, mga kasindero. Tingnan nyo, mga kasindero, ito lang na sanga na to, ito lang na maliit na sanga, ilang bunga yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ang dami, ito pa lang na sanga na to, ang daming bunga. Oh, ito pa namamayagpag sa bunga, medyo ano pa nga lang, bubot pa. Oh, pagbalik ko sigurado hinog na yung iba dyan. Hindi na marunong. Dati naglibog din ako noon sa bitter living. Wala na, hindi na ako marunong magpala. Nung araw eh, nung binata ko eh, nag-construction din ako sa bandang sa Bitter Living, Paranaque pa ba yun? Ah, nag-construction yun. Oo. Malapit sa ano yun? Tagig. Ah, Bikutan. Yung Bitter Living. Ay. Oh, grande na natin tagalan, baka sumakit ang ating likod. ito nga pala, mga kasindero, ito yung miracle fruit, yung bunga niya na bilog na malaki, at ito naman yung pandan. Ang bango yan pag nilalagay sa sinaing. Ay. So ayun na nga, mga kasindero, time check tayo ay alas 2:32, at
medyo nagpapahapon-hapon pa ako ng konti bago umuwi. At ninanam naman ko ang duyan. Ninanam naman ko pa ang duyan din eh, sa kampanalig. Oo, oh, ha? Dito sa may dalawa pag ma-traffic minsan mahigit. At so ayun na nga mga kasundero, ang oras ngayon ay alas 3:04 na. So yun na nga, tayo uwi na rin, medyo malilim na rin naman, kaya magpapaalam na tayo kila Kautol at Kika Negs. Ayun, ay paalam muna ako Kanigs. Sige po, salamat po mga rasyondero. Salamat po, paalam muna ako Kautol. Ingat sa biyahe, no? At yun po mga Kautol, pakisuportahan po natin si Asyondero TV. Siya po ay talagang solid na sumusuporta po, no, sa atin po sa Team Kapanalig. Maraming salamat. Salamat, salamat din. At ako eh, baka sa isang araw babalik din ako. Sige po. Sige. At so ayun na nga mga Asyondero, nagpaalam na tayo. At tayo nga ay uuwi na, dahil hindi na rin naman ma tingkad ang sikat ng araw. At tayo nga akyat na sa taas. Siyempre akyat sa taas, alam nga naman umakyat pat pababa. Ay, uy, ang sisipag ng mga kapitbahay dito. Sana all, shout out. Ayun na. Oh, uy, malinis yung ano rito ah. Parang may inano dyan. Parang linga yata yung inano, inasik. Sinaboy. Linga ba o munggo? Basta yan, alam ko yung mga ano na yan, maliliit. Parang halaman yan eh. Ang lakas ah. Pakain siguro yan. Shout out. Pasan-pasan yung ano, pigs. Pakain sa baboy. Nabagay. Pababa. Hindi masyadong hirap. Pero pag paakyat malamang ganong pasan-pasan. Ako po. At ito nga pala mga kasintero. Ito yata yung oraro. Yung ano yung niluluto. Ni tawag dito. Nilalaga. Parang oraro yan. Kung hindi ako nagkakamali. Ay. Ay. Pahinga ulit tayo. At ating pagmasdan ang kapaligiran. Ay. Siguro mga ilang akyat baba ako rito. Di na masyadong ano, hirap.
Pero parang hindi. Dahil nakailang akit baba na ako rito eh. Mas malakas ang hingal ko ngayon. Oh. At ito na nga mga kasindero, nandito na ako sa taas. Naka-ready na ako. At ako'y babiyahin na uli papuntang Las Piñas. So yun na nga mga kasindero. Abang-abang na lang sa kaganapan sa daan. Baka makapag-vlog pa ako, baka nasa bahay na ako. So yun na nga mga kasindero. Bye-bye. So ayun na nga mga kasindero, nandito na ako sa bahay. Time check tayo ay alas 5:39. At so ayun na nga mga kasindero. At maraming salamat sa Diyos dahil nakauwi ako ng ligtas dito sa bahay. So ayun na nga mga kasindero, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At nawa hindi kayo magsawa sa aking mga upload, sa aking mga video. So yun na nga lang po mga kasindero, nagpapasalamat na lang ako sa inyong mga suporta, mga team kapanalig, solid kapanalig supporter, at mga steward supporter. Maraming salamat po sa inyong lahat. At yun na nga po, hanggang dito na lang. Lagi po sana kayo mag-iingat. God bless and bye-bye.